kada pindot, may nalo ka more! Register, magyaya, vote at react at makipindot sa mga palaro ng PAN. Huwag bibitaw araw-araw para sa chance manalo ng 50,000 pesos. Dito sa Pindot, may nalo ka draw by MVP. Lahat ng simula ay may wakas. At sa bawat pagwawakas, mayroon ding bagong simula. Ang deep pero totoo naman eh. Whether naniniwala ka man sa forever o hindi, at some point kailangan nating matutunang tanggapin na lahat ng bagay ay may hangganan. It's part of growing up. Pero hindi natin kailangang malungkot sa mga endings. Kahit ending pa yan ng favorite online series mo o ng librong binabasa mo. Kasi sabi nga nila, what matters is the journey, not the destination. Pero paano kaya kung yung favorite love team mo ang nagkaroon ng not so happy ending? Anong gagawin mo? True ba? Nawala na ang Jordy? Break na raw si Jordan and Andy. Pag nag-break ang Jordy, mag-uwelga tayo, mga Jordians. Okay, so, alam ko, marami kayong naririnig na sasagap na chismis sa kesyo break na nga raw yung pinakamamahal natin, Jordan and Andy. Pero bilang president and founder ng official fans club ng Jordy, ako na po ang nagsasabi sa inyo. Hindi po totoo yung chismis. Kaya nga po tinawag na chismis kasi, ibig sabihin nun, walang katotohanan. Diba? Tsaka, alam natin na ilang beses silang gustong siraan ng ibang love teams dyan. Well, hindi ko nilang sasambihin yung mga pangalan nila, pero alam niyo kung sino sila. Palibhasa kasi, nilangaw yung movie nila, no? Pero huy, ano ba? Hindi pa ba kayo natututo? Diba? Kung ako sa inyo, huwag niyong sasabayan ng release yung movie ng Jordy kasi lalangawin talaga kayo. Kaya mga Jordians, huwag po tayo masyado mag-worry, okay? Hanggat wala pang official statement mula si Jordy, relax, okay? I'm sure, tayo naman ang unang sasabihan ng manager nila kung totoo man or... Speaking of, nag-message na sa akin si Miss Drum. I'm sure sabihin lang niya sa akin na hindi totoo yung... Oh my gosh, no! No, 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 no! Hindi pa dito! No! Ngayon ko lang sasabihin sa inyo to, Jordians, ha? Ngayon lang, makinig kayo mabuti, ha? Pero nung nasa taping ako last time, kitang-kita ng dalawang mata ko. Merong lumalanday, merong nangaaligid kay Andy. Aba, sirao nung lalaki pala yun, eh. I'm sure may ginagawang kalokohan yung lalaking yun kay Andy. Palibhasa kasi walang career kaya gustong kumabit kay Andy, di ba? Tama ako, di ba? Ikaw, lalaki ka? Ikaw yung nakasalanan ng lahat ng to! Ikaw! Walang rason para mag-break sa Andy at Jordan kung walang third party! Alam mo yan sa sarili mo! My gosh! Pangalan na yan! Sugurin natin kung saan man nakatira yan. Gusto niyo pangalan niya, ha? Gusto niyo? Sige! Sasabihin ko yung pangalan niya. Kilala ang kilala niyo rin siya. At alam ko kung saan siya nakatira. Alam ko! Maghanda kayo. Sabay-sabay tayong susugod sa bahay niya. Name, please. Para mabash na natin sa social media. Yan, 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 yan! Yan! Yan mismo! Susugurin natin yan! Papangalanan ko! Sige! Sige! Siya? Pangalan niya? Siya si? Ron! Ron! Miss na ka na! Alam ko hiwalay na talaga sa'yo!
ko. Iyala yung buong buhay ko. Gagawin ko eh. O kabalikan ako sa naman. Bakit kasi? Ano ba ang kailangan kong gawin? Kailangan ko bang paputol yung buhok ko? Puro Jordy movies na mapanood ko. Please lang. Kahit ano gagawin ko, lahat kakayagan ko magkabalikan na sila. Please, ano ba kailangan kong gawin? Ano ba? Ano ba? Okay lang kayo, Miss Carla? Guys, baka nagme-mental breakdown na si Miss Carla. Meron bang alam kung nasan siya? Punta natin, kawawa naman. Magdamayan na lang tayo, guys, para tayong namatayan. Paano pa kaya si Miss Carla? Eh, siya tong OG fan ng Jordy. Oo nga, hindi pa sila sikat, baliw na si Miss Carla sa kanila. Nag-message si Andy. Ano po? Hindi namin kayo marinig. Carla, sorry. Wala na talaga kami. Please accept. Message lang sa akin kanina ni Andy and nakausap ko na rin si Jordan. And masakit man, pero wala na talaga sila. And I guess dito masusubok yung loyalty natin sa kanila. Kung gano'n natin sila kamahal. Mutual decision naman daw nila yun and walang third party na naganap, so wala tayong sigurin na bahay. Natin sila hanggang sa dulo ng mundo kung ano man yung gusto nilang gawin. Kung feeling nila
nililimitahan yung mga projects na nakukuha nila dahil sa love team nila. Wala tayong magagawa ron. Ayun yung nafe-feel nila eh. Siyempre, artista din sila. Ngayong hiwalay na sila, sinong masusundan natin? Pareho natin susundan. Kung may movie yung isa, panonoodin natin. Kung may teleserye yung isa, panonoodin din natin. Kung sabay na ilalabas yung movie nila, pareho din natin papanoorin. Jordians, minahal natin sila ng magkasama. At ngayon, ngayon nila tayo kailangan. At mamahalin din natin sila ng magkahiwalay. Mabuhay tayo, mga Jordians. Rock and roll! Jordy forever! Walang iwanan, Jordians. Mahalagang parte ng buhay natin ang acceptance. At minsan, kailangan natin tanggapin na hindi talaga para sa atin ang isang bagay. Things won't go our way, and that's just life. Darating tayo sa panahon, natatanda rin tayo, at mag-iiba rin ang mga mundong ginagalawan natin. And we need to accept that. Pero may mga tao talaga na hindi kayang tumanggap ng changes sa buhay nila. Yung tipong nababaliw kapag nalaman na yung iniistan nilang grupo ay magdi-disband na. May kakilala ba kayong ganitong klaseng tao? Baka naalala nyo yung characters sa susunod nating kwento. Tara, panoorin natin. Alam mo, hindi mo naman kailangan mag-chopsticks, diba? Meron akong kutsara at tinidor dito. Baka gusto mo. Eh, hindi naman yun ang tamang pagkain ng ramen. Paggalit sa'yo yung text 24. San? Nandito ba sila, Haler? Basta. Bestie, saan tayo bukas? Di ba nag-ramen na tayo today? Punta naman tayo dun sa ano, sa Korean photo booth, sa mall. Di ba ini-endorse yun ng text 24? Punta tayo. Eh, nakailang bisita na tayo dun eh. Nood na lang tayo ulit ng concert nila. Eh, pero sumasobra ka na ata. Eh, kakapanood lang natin sa kanila kagabi. Tapos nagpuyat pa tayo dyan. Eh, ano ba? Gusto ko lang ma-feel yung presence nila sa lahat ng ginagawa natin. Nood tayo. El, okay pa yun sa unang buwan. Sipang sa sipang sa yung parehas. Pero 6 months na silang nag-disbando. Wag na wag mong sasabihin yung salitang yan! Buo pa sila! Ano ba? Gumagawa sila ng bagong album habang kumakain tayo ng ramen! El, may problema ka na ata sa utak. Sumusobra ka na talaga. Alam mo, hindi na kita masasabayan sa trip mo eh. Hindi ko na alam kung ano yung mga pinagagawa mo, pero ang dami ko kailangan gawin sa bahay. So, ganun na lang yon, Sam. Pagkatapos natin makipagpatayan para lang sa tickets last year, ngayon iiwanan mo lang ako? Ganon? El, bumo-borderline na sa walang sense yung mga pinagsasabi mo. Kaya aalis na ako bago masabihan pa kita ng Go Get Alive. Oy! Huwag na huwag mo! Uy, ano ba? El, nasilay ko ka na ata! Si Minho to ah! Di ba member to ng K-pop group na Y2K? Ba't ka meron ito? Anong ibig sabihin ito? Ha? Ba't meron ka? Eh, nagustuhan ko yung kanta nila eh. Alam mo kung anong gusto kong marinig sa'yo. Aminin mo na! Sabihin mo, Sam! Okay, so sinastahan ko na sila ngayon. Bias ko si Minho. Ano mong problema doon? Girl, huwag ka nga OA. Walang camera, oh! Okay.
Naintindihan ko. Gets ko na. Kaya pala ayaw mo na akong samahan sa mga trip ko. Kasi may bago ka ng stan. So, aminin mo na. May bago ka ng kasama sa pag-stan sa Y2K, no? Oo, ate ko. Sa kanya ko rin kasi narinig yung music ng Y2K. Ano ba yan, Elta, Anna? Sorry, pero hindi na talaga kita masasabayan sa trip mo. Kailangan mo mag-move on, mag-disband na sila. Ganyan talaga yung ending ng mga boy bands. Alam ko naman, kahit na mag-titor, mag-lolo sila, yun pa rin ang ginagawa nila. Wala talagang forever sa ganyan, El. So, ibig sabihin, iwan mo rin ako? Hindi na tayo magiging sisters forever? Anong kinalaman yun sa pag-disband ng Text 24? Baka nakalimutan mo. Sila yung reason ko ba't naging best friends tayo. Kaya naman kita pinipilit sa mga trip ko. Kasi ever since na nag-disband ang Text 24, hindi na tayo nagbabonding masyado. Hindi na tayo ganun ka-close, kagaya ng dati. Halos wala na tayong mapag-usapan nga eh. Kaya lang naman tayo walang mapag-usapan dahil yung bukang bibig mo puro Text 24 eh. Try mo kaya mag-search sa Google. Hanapin mo doon kung may latest news pa sila. Nung minsan nga, nagkakwento ako tungkol sa crush ko sa school. Parang wala ka man lang narinig. Tapos maya-maya, yung pinag-uusapan mo or topic mo, puro Text 24 na naman. Sa tingin ko, El, kailangan mo na talagang mamili. It's either mag-move on ka or hindi na talaga kita masasabayan sa mga trip mo. Hindi na talaga tama. Wala na talaga sila. Kailangan mo matanggap yun. So, kahit wala na yung Text 24, tuloy pa yung bonding natin? Tayo pa rin ang mag-best friend? Oo naman, El. Siyempre naman. Kaya lang naman nagkalayo yung friendship natin dahil sa obsession mo dyan sa Text 24 eh. Ang sinasabi ko lang naman, hindi nakasalalay sa isang K-pop group yung friendship natin. Palaging may dumadating na bago at palaging may nagdi-disband. Pero itong friendship natin, El, forever to. Manonood kami ni ate mamaya ng interview ng Y2K. Samahan mo kami. Next time na lang. Kwentuhan mo ako tungkol sa crush mo. Si Gab? Yung magaling mag-gitara? Ay, wow! Naalala mo pala yun? Of course. Grabe, nakita mo ba kami last week? Hindi wow! Inspired! Oo, ibang level talaga. Na coffee date, ganon? Oo, dahil lang sa coffee date na yun. Feeling ko na talaga may forever na talaga. Nice!